Hello everyone, this is Money Collector, and today from this morning and the whole day I just look for my coins, and today someone came from the United States and he brings me a pasalubong, a gift. Sa mga nagtatanong, palagi, halatang hindi nyo pinapanood ang video, title lang ang binabasa nyo, kaya panay ang comment ninyo na kung bibili ako, bumibili ba ako ng mga barya. Hindi po ako bumibili ng barya. Kung gusto nyo, kayo po ang bumili ng barya, ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo, ang dami kong ganyan. Ito, pulos ito mga United States ngayon. Simula dito sa penny, napakarami. Hindi ko alam. Alam mo na kung mga bakasyonista, ang dami nilang inuwing mga barya. Hindi po ito yung mga dati kong mga barya. May nagsabing ulit-ulit daw ang mga pinapost na upload. Hindi po, meron po akong sariling mga koleksyon. Dumadami lang po ito kasi karamihan, tulad dito sa United States, series po ito ang kinukoleksyon. Kung hindi ka kolektor, hindi mo yun alam. Kasi gusto nyo lang ibenta yung mga barya nyo. Hindi po ganon. Kasi tulad nito, kinukolekta ko is from recent, just like for example, year 2019. Wala pang inilabas na 2020 na coins ang Amerika. So, baka Mayo pa yata, January pa lang ngayon. From 2019 hanggang sa year 1950s ang kinukolekta ko, ng lalo na itong mga penny, mga Lincoln cent, mga lahat-lahat na. So as of now, marami pa kong kulang na mga taon, kaso minsan medyo mahal rin ang bentahan, bilihan, benta ng iba. Pero ako, hindi po ako bumibili. Kung pwede lang na may magregalo sa akin, tatanggapin ko. Yun po, kasi yung pangungulekta, napaka magastos na hobby ito. Ito yung pinakamagastos na hobby, kasi pera po ito. At saka mga excess ko, pangbenta ko na rin kasi mga doubles ito. Pero yung United States coins is marami po itong mint. May Denver, may Philadelphia, may San Francisco. Kaya yung kinukolekta ko is just like for example, isang set ng San Francisco lahat ng taon. San Francisco mint, Denver mint, Philadelphia mint. Yung mga walang mint mark is mga Philadelphia mint po yan. Hindi po ibig sabihin na wala silang letter D, letter P. Is rare, hindi po. Instead, mga error. Pero dito sa Pilipinas, wala namang bumibili ng mga error, o wala naman. Mahal po ang magpa-authenticate ng coins, ng barya sa NGC. Kailangan mo pang pa-authenticate sa Amerika or sa Singapore. Tulad dito, kung error lang at mga year-year na pinag-uusapan, marami po ako, kaso sa Pilipinas hindi po pinapansin ang mga ganyan-ganyan, kasi pinapansin nila mga USPI, mga piso na 19 kupong-kupong, ganyan po. Mga negosyante, pero wala namang yumaman sa pagbebenta nito. Imbes, sila pang naghihirap. Mahal ang pinambili mo, mahal yung ibenta. At sa mga may channel dyan na yung wala pa sila, yung gusto magkaroon at magkaroon ng hobby, mag-message lang kayo.
Binibenta ko mga ito kasi ang dami-dami ko na dito. Nagkakalat na dito sa kwarto. Doon sa ibang kwarto. Ang dami ko po nito. Meron pa ko dito. Penny, dimes, quarter dollars. Marami ako ditong ito pa. Quarter dollars po lahat ito. Magkakasunod. Ang taon 95, ganyan. 95. Yung mga doubles, 96. 1994, 1997. Yung mga doubles ko, mga copy, ibebenta ko lahat. Dahil ang dami ko ng doble. At meron rin tayo dito. Ito, regalo rin ito. Pero dati, meron na akong mga ganyan. Ito is commemorative ng bicentennial. 1976, 1976, 1976, isa, dalawa, tapos may 72. Ito yung pinakaunang mga dolyar, yung mga malalaki. Kasi ang ngayon is tulad nito, binigay ito 2000 pina sa kagawaya, maliliit. At saka itong presidential dollars, ito kulay puti. Maliliit sila. At saka may set rin ako ng bicentennial, $1, half dollar. Ang ganda ito, half dollar, 1776. Ito kasi yes, set ito, set. Tapos ito, itong paborito ko, kanina lang dumating ito. Ito yung pero meron na rin akong ganito, uncirculated na 1974, $1. Maganda, ang ganda tingnan. Ito may magagandang design. Malalaki po itong ano, bariyana ito. Ito yung comparison nyo. Malaki po yan. Ito sila. Dalawang sagagawaya. Meron akong mga sagagawaya. Doble-doble na. Tulad nito. Sagagawaya. 1, 2, 3, 4. Ewan ko nasaan pa ang iba. Kaya bala ko nang ipambenta mga ito. Meron din tayong half dollar Kennedy ulit. Ito 1980 ito. Maganda rin. Tsaka ito yung mga iba. Ito yung pinakabagong mga 5 cents. Mga uncirculated. At mga bio. Meron din tayong circulated. Ito na double ito. Kaya ako nangungulikta nito para makacheck ng may mga errors. Ito 2018. At saka ito yung paborito kong Woody. Ibang kulay nito, parang abo na maitim. Siguro ano ito, sa planchet or oil grease. Ito may double rin. Maganda rin quality ito. Tapos ito uncirculated din na. Dati ginagamit namin ito as laruan. Ito 1970, maganda rin ito, uncirculated. Pero natone ito sa sobrang tago. Sabi sa meron daw ito kasing ano, lights na kulay violet, na aga ultraviolet daw ang lagayan ng mga ito, kaya nagkaganyan yung kulay. Tapos eto, marami rin tayong mga just like for example, eto po, marami po tayong ganyan, mga 5 cents, may mga circulated, uncirculated, may mga eto, pud-pud, iwan ko itong nangyari dito.
nakalbo siya. Pero yung ibang dati-rati nilalaro namin ito eh. Karakros kasi mahirap ito ano tumalon sa semento. Ito is 5 cents commemorative rin ito. Maganda ito. 5 cents 1863 ewan ko. Iba kasi siya, commemorative ito. So baka so ma-separate ito as commemorative. At marami po tayong sinasabi nilang mga million. Aniwala kayo dyan. Ito, ang dami ako close AM. Yung close AM po is yung dito sa may Amerika, magkalapit yung letter A at M. Yan, nakikita nyo magkarugtong. Ito yan ang close AM. At meron din po siyang mga wide AM na sinasabi. Ito, doubled na shield. Ito, off-center close AM. Error. Off-center na. Close AM pa. Ito, close AM. Ewan ko anong taon yung may pinakamahal na bentahan. Ito, reverse error, close AM, close AM, close AM. Yung mga may wala pa dyan, magtanong lang kayo dito, close AM. Ano, hindi, doubled ito. Doubled sa word na pluribus unum. Ito, close AM. Ito, may mga error ito, basta ganito. Ito, double dead sa rim. Yung sa pagpaikot, doble po yan, yung rim. Ito naman yung wide AM reverse sa likuran. Magkahiwalay talaga yung A at M. Ang dami po ko nito, ang dami po ko pa dyan na katambak sa likod ng kwarto ko. Ito mga basta ang dami po na nating mga koleksyon na ganito. Dalawa pong klase o tatlong klase itong penny, may brown penny at saka may red penny yata. So that's it. I hope na mag-enjoy po tayo sa panonood at maraming salamat sa panonood. At mag-comment na rin po kayo. Maraming salamat sa nag-comment at saka sa mga tropa natin dito sa YouTube, sa kay Cruz Collection, Dubai, UAE yata siya, at saka kay PH Coinage, at sa lahat-lahat na hindi ko na mention, maraming salamat sa pagbisita at panonood ng videos. At tuloy-tuloy lang po. At para ma-happy ang YouTubing, maraming salamat at see you on our next videos. Thank you.